Doon din mga nagpapadedikit ng kanta. Tinaimbitahan ko naman sa mga kabataan na sa ustong gulang. Kumpleto sa mga makabagong graphics. At mayroong mga patalastas. Yun nga lang, wala itong commercial. Computer, malinis ang pagkakagawa ng broadcast, mabilis ang pacing, magaan ang scoring, batang-bata. Mula sa dahil, video, mga bata lang ang gumagawa. Hanggang sa pangangalaga ng mga sensitibong kuha. Sina Ka Lope at ka... Sino bang napakasama na? Ang tawag nila sa grupo ay Snipe. Edad estudyante, karamihan pa mga babae. Kung naiba lang siguro ang ikot ng mundo, baka nasa lubong mo silang namamasyal sa Glorieta o gumigimik sa Eastwood. Mobile newsroom ang tawag nila sa diskarte. Mag-i-edit kung saan kubo abutin, gamit ang hiniram na laptop, isang mumurahing mikropono, at flashlight na nagsisilbing mic stand. Ang pang-edit nila, mga piniratang software ng Windows at Adobe. Ito bang paggamit ng XP at Word, alam ba ni Bill Gates? Bangketa lang yan. Bangketa lang yan. Niroronda nila ang iba't ibang command ng NPA sa Bicol. Hawak lang ang kamera. Sila ang mga kumukuha ng video ng mga encounter. Tulad ng nangyari sa Tinambak, Camarines Sur noong 2004 na tumagal hanggang umaga. Taas ang kamay! Taas ang kamay! Dito nahuli si Army Lieutenant Ronaldo Federino at PFC Ronel Nemeno. Samahiling kamukhang kaibahan! Sa video ng snipe, kita ang kamay na itinaas ni Federino sa kanyang pagsuko. Sumuko sa mga gerilya ng New People's Army ang dalawang sundalo ng 42nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Ilang buwan ding binihag ng NPA si Federino at Nemeno. Kinukunan ng mga rebelde ang kanyang pang-araw-araw na gawain, maging sa pagkain o pagkanta, hanggang sa kanyang paglaya. Tapos nila sa pandagos. Binabati. At dahil puro bata, malikot ang isip. Minsan, rock music ang ginagamit na scoring. Minsan na may malabat-nibot ang graphics. Minsan naman, gumagawa sila ng malabidiyoke na MTV, ang theme song, mga kantang revolusyonaryo. Dati, drama lang siya na boses, so mas naglalaro kami sa boses, sa sound effects. Nung nagkaroon na ng video version yung aming broadcast, nag-shift din kami sa mas pag-arte. Nung 2004, may nakaisip na gumawa na lang ng mga VCD, at dun isinilang ang snipe. Anong training niyo dyan? OJT training. Wala kaming mga specialization. Biruan nga namin natuto kaming mag-edit ng video sa F1 School of Video Editing. Anong F1 School? Press F1, basahin mo ang help files. F1 School of Editing. F1. Apat na beses bawat taon ang broadcast ng mga ginagawa ng snipe. Bagamat hindi live, inaabangan naman daw ito. Maging na mga kasama nila o mga miyembro ng intelligence community. Kumusta naman rating siya nun? Mainit ang pagtangkap. Pero yung pinaka-popular talagang segment namin ay yung request at dedication portion. Pag nag-develop ng isang segment na masaya, magaan, pero revolusyonaryo pa rin. Pwedeng magpadala ng pangungumusta, pagbati, at pwedeng mag-request ng kanta. Pero syempre, revolusyonaryong kanta. Karaniwan, yung mga nagpapabati dito, yung mga binata't dalagan sa pagkilos, padagas. Hindi naman daw ambisyon ng snipe na sabayan o sapawan ng trabaho ng mga totoong miyembro ng media. Ang sa kanila lang, kung may propaganda armang gobyerno, hindi raw naiiba ang ginagawa nila dito. Yun nga lang, sa delikadong panig sila. Alam rin daw nila, rebelde sila na tinutugis sa militar dahil banta sila sa pamahalaan. May mga standard naman talaga sa broadcasting na sa totoo lang, hindi rin yun yung pamantayan namin, kundi yung pamantayan yung sabi nga nung kasama. Yung panlasa ng masa, yung tinatangkilik at nagsisilbi para sa masa. Yun lang talaga yung, kumbaga, batayang gabay.